Because of what is happening in China, but because of what is happening in other countries. Our greatest concern is the potential for the virus to spread to countries with weaker health systems and which are thank you.
Bagong sistema sa pamumuhay ng bawat isa. Ang pandemyang ito ay maraming ibinigay sa ating aral at alalahanin. At kung bibilangin natin ang mga napagdaanan natin, marahil ay marami na tayong napagdaanan ng mga kasawian. Sa mga gantong sitwasyon, isa ang mga lagad ng sining sa lubos na apektuhan sa malupit na hagupit ng pandemya. Ang mga entablado'y tahimik at madilim na, malayo sa dati puno ng palakpakan at iyawan. Sigaw pa ng isang aktor, "Panginoon, kailan ba matatapos ang lahat ng ito?" Kung dati ay batay lamang sa script ang mga gantong pag-iyak, ngayon ay napabatay na sa totoong sitwasyon ng buhay. Ang mga paa ng mga mananayaw ay tila nakagapos na sa apat na sulok ng kanilang kwarto. Hindi na makagalaw. Ang mga indayog ay parabang parte na lamang ng kanilang kahapon. Hindi na nagagamit dahil hindi na raw ito ang kinakailangan sa ngayon. Minsan pa kung gagamitin ito, masasabihan pa ng wala ka namang alam, kaya't huwag ka na lang rin makialam. Ang buhay ng mamusikero ay tila na wala na sa tono. Ang kanilang boses animo'y naging sintonado na dahil wala nang nakikinig sa kanilang madla. Aanin mo raw ang pag-awit, ang pagpikit ng mga mata habang sinasambit ang mga lirikong isinulat sa puso, kung sa pandemyang ito ay hindi naman daw ito nakagagaan ng loob.
Ang mga larawan ng mga litratista ay wala ng buhay dahil ang kanilang paligid ay walang pagbabago. Ang ating mapait na sitwasyon ay hindi na kaya pang i-edit at pagandahin pa ng kahit anong software. Kaya, isang tabi na lamang ang ating mga kamera at pag-abang na baka bukas ay mayroong bagong mahagip ang ating mga kamera. Ang mga obra maestra ng mga mangguguit, mahihinuwa sa bawat pahid ng kanilang pinta ang kalungkutan kanilang nadarama. Kailan kaya muli maipipinta ang bagong pagsibol ng araw? Kailan kaya uli-muli mamamasid ang mga talento na ngayon ay nakakulong sa kani-kanilang mga tahanan? Ako, bilang isang manunulat ay naubusan na ng bagong kwento. Ang aming pluma ay natuyuan na ng tinta. Ubus na rin ang mga akmang salita sa aming mga likha. Paano ba kasi? Paulit-ulit na lang kasi ang sitwasyon ng ating buhay. Paano susulat ang mga manunulat ng masasayang kwento kung ang buhay natin ay puno ng kapighatian? Naupos na ang masidhing apoy sa puso ng bawat isa. Ang paglikha ng sining ay kasabay na naubos at nawala sa ating ligaya. Kung ganito na lang ang ating sitwasyon, sino ang magpapatuloy sa agos ng ating paglikha? Nakapasok na sa Pilipinas ang 2019 novel coronavirus. Community quarantine is hereby imposed entire of Metro Manila. Patient has tested positive for the novel coronavirus. This is the first case in the country. The patient is currently admitted at a government hospital in Manila. Authorities are set to implement a community quarantine of the entire region of Metro Manila this Sunday, and that's slow down the spread of COVID-19 in the country. When Bruno tells himself. The confirmed case arrived in the Philippines from Wuhan, China, via Hong Kong last January 21, 2020. Domestic air and domestic sea travel to and from Metro Manila shall be suspended beginning 15, 2020. Oh, ayan. Paano ka na uuwi? Bawal na lumabas. Puro ka kasi gala. Hindi na mapakali si na mama sa pag-aalala sa'yo. Kung di ka sana nag-overnight dyan sa kaklase mo, edi sana magkakasama tayo ngayon. Ate, hindi naman namin na-expect na ganito yung mangyayari. Eh, ano pa bang ina-expect ko? Eh, di online na lang tong anniversary natin. Our first ever anniversary, tapos hindi pa tayo magkasama. Okay. I'm looking for a way on how to be there, pero hindi ko alam, since nilockdown nila itong buong subdivision, hindi kami pwedeng lumabas. Babe, I'm so sorry, pero hindi kita kayang sunduin. Girl, nasusundo ba? Tapos ka ba? Natatakot kasi ako eh. Bakit sinustosang sa virus? Alam mo naman, ako ang gadino sa pamilya. Yes, girl. Papasok ako. Ngayon, kailangan ng bansa ang servisyo natin. May hazard pay naman. Tsaka, isa pa, kailangan natin maging positibo sa buhay at hindi positibo sa COVID. Ito na yata ang positibo, hindi ko kayang tanggapin. Pasensya ka na naka at hindi namin kayo maaasikaso. Kailangan ko mag-stay dito dahil sa pagiging positive ng daddy niyo sa COVID eh. Ipagdasan niyo na lang ang kalagayan ng papa niyo ha. Na sana, gumaling na siya agad. Huwag pabayaan ang pag-aaral, ah. Opo, ma. Dahil po lockdown, wala naman po kami pasok. May meeting lang daw po para sa mga kailangan ipasa. Ingat po kayo dyan ni Papa, ah. Ang pandemyang ito, ano ba ang nangyari?
malayo sa aking pamilya. Hindi ko inaasahan na ang pangakong pinagkandaan ay hindi na matutupad. Ako'y nahihirapan sa sistema. Panangga. Ano ba ang nangyari sa ating mundo? Nabalot ng takot ang mga tao. Ano ba ang nangyari sa ating mundo? Ito na ba ang wakas? Ito na ba ang mundo? Thank you.
Happy anniversary, babe! Sorry talaga kung hindi tayo magkasama ngayon. I hate this pandemic. I hate this lockdown. I hate the virus. And also, I hate you! Babe, kalma! Sino ba naman kasing hindi maiinis ngayong lockdown na to? Wala na nga akong trabaho. Mawawalan pata ako ng boyfriend. Ang hirap ng sitwasyon naming mga artista ngayong pandemic. No show. No performances. Namimiss ko ng umarte sa stage. Namimiss ko ng maging artista. Hello, girl. Bakit ko may iso? Hello. Sabi ko naman sa inyo, nakakatakot. Happy girl, yun yung nakakain na. Nakakatakot sa ospital. Sobrang dami pasyente. 6 hours ako nakapipit. Sobrang init. Kaya mo pa ba, girl? Pwede ka naman magpahingi. Baka yung pinagtatrabaho mo, sweldo. Eh, kung hospital mo lang. Kaya pa naman. Pero since marami kayong hindi pumasok, baka hindi kayo makauwi. Baka halos 24/7 kami mag-duty. Sorry, girl. Natakot lang ako sa mga araw nangyari. Ano ka ba? Nurses tayo. Alam natin ang ginagawa natin mo. Ngayon tayo na kailangan ng mga tao. Ngayon lang ang nila na attention yung headset natin eh. Yung profession natin. Ngayon tignan mo, itataas nila yung sahod natin. Ngayon lang, sa tagal nating nurse. Kaya kailangan natin magtrabaho. Sabagay. Mag-iingat lang tayo. Sabagay. Hindi pa nagkaroon ng pandemya, hindi pa tayo makikita ng gobyerno. Dahil ngayon nandalaban sa gera, hindi na lang na nakakita ng mga kalaban. Sige na, girl. Kailangan ko bumalik sa ER at makikipagbiglaan na. Sige. Bukas. Sige. Halin. Girl, kuya dyan ka pa? Girl! Maraming nagsasakripisyong pamilya para matustusan ang pangangailangan. At maraming namamatay ngayong panahon ng pandemya. Isa na rito ang sining. Uy! Hi, Gio! Gabi, aga dumating ha. Boo! Putek! Kulit ka, ano? Sira ka talaga kahit kailan. Hindi ka nakakatuwa. Akala ko kung ano. Uy, joke lang naman yun. Ito, hindi mabiro. Ewan ko sa'yo. Aatakin ako sa puso dahil sa'yo eh. Kapag inatake ka, ibibigay ko sa'yo ang puso ko. Para I'm yours na. Ayan. Puro ka na naman kalokohan. Okay lang naman na maging maloko, no? Pero ikaw, hindi ko lolokohin. Mamahalin lang kita. Ibilan mo nga ako, Gio. Sa totoo lang, Nats, gusto ko rin naman na tigilan ka eh. Kasi nakukulitan ka. Kaso, ayaw ng puso't isip ko. Baka ba talaga akong pagkasa sa'yo? Grabe, ayaw pa rin tumigil. Oh, ayan. Galit ka na naman. Gusto lang naman kitang patawanin eh. Mukha ka kasing stress na stress. Oh, ano? May problema ka ba? Nag-worry kasi kay Mama tsaka kay Papa. Para silang nag-positive pero asymptomatic naman. Kaya hindi namin sila makakasama. Pagdasal na lang natin sila na, kaya malampasan. Lalo na wala naman silang symptoms, di ba? Tsaka isa pa. Di ka ba nape-pressure? Huh? Saan? Sa recital.
alam mo, hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin. Sayang naman kasi yung pinaghirapan natin kung ika-cancel, di ba? Oo nga, no. Hintayin na lang natin sasabihin niya na, ma'am. Hello, class. So, alam niyo ba siguro ang agenda natin ngayon? Complete na ba tayo, Bea? Yes po, complete na po. Medyo mahirap ang tatrabahuin natin ngayon, lalo na walang face-to-face. Gaya na sinabi nyo sa JC, mas gusto ninyo na mag-recital kahit online. Kaya kahit walang klase, magtatrabaho tayo. Ma'am, same pa rin po ba ng pre-practice natin yung gagawin natin sa online recital? Kung kakayanin, sana ganun na lang din. Go guys, alam kong kaya natin ito. So, let's plan na. Ma'am, hindi po namin kaya eh. Hindi po kami magkasabay-sabay sa dance po. Ma'am, kami rin po. Hindi po namin magawa. Tsaka yung iba din po, ma'am, hindi naman po nagpapasa ng video nila on time. Yung iba po kasi sa amin, walang sariling gadgets at nagpapanood lang. Ma'am, tignan niyo yung sinan ko sa GC. Yung tungkol po sa mga runs ng mga performers. Kung sila nga po, ma'am, nahihirapan. Mga professionals na yan, di ba? Tayo pa kaya? Sabi na gusto ninyo mag-online recital, di ba? Back-out lang ba tayo? Ma'am, wag. Naniniwala po ako na kaya natin to. Not magaling ko, Marte. Paano kami? Problema pa, ma'am, yung space kapag sasayaw. Oo nga, Nat. Kapag kumakanta ako at nagre-record, ang ingay sa bahay, hindi ako makafocus. Naririnig sila. Kapag gabi naman, hindi ako makapag-record kasi magigising naman sila. Same. Tsaka di rin ako makapag-focus pag nagbibideo ako. Tinatawanan ako ng ate ko. Mukha daw akong tangang kinakausap yung hangin. Wala din po kaming wifi, kaya hindi ko po masend ang maaga yung mga videos. Sana all kasi walang maingay na kapitbahay. Ako kasi, kapag nagre-rehearse ako, super ingay nila. Hindi rin ako makapag-focus. Nasa online kasi, may limit. At hindi minsan nakikita ng iba yung actions or galaw ng performers. Kaya na mahirap po. Pero guys, di ba artist tayo? Natalie, ako nga nakikringe ako kapag nakikita ko sarili ko sa camera. Hindi ako film actor, kaya di ko kaya ishoot sarili ko. Wala din makakatulong sa akin sa pag-shoot kasi lahat sila may ginagawa dito. Tsaka tinatawanan din nila ako kapag nag-rehearse. Naghang na din po tong cellphone ko, kaya nahirapan akong mag-video. Di po kasi ganun kalaki yung storage. Wala din naman po kaming pambili ng bago kasi di naman po ganun kalaki yung kinikita nila mama at papa kasi dahil nga po sa pandemyang ito. So, ihinto na lang natin to. Ako ma'am, okay lang po sa akin kasi marami rin po naman sa aming nahihirapan. Tsaka po ma'am, mahirap kasi hindi mo makikita yung taong ka-actingan mo, which is maganda kung face-to-face. Ako din po. Madami po kasi gawain sa akad, kaya hindi po ako makapag-focus. Napapagalitan na din po ako ng mama ko, hindi na daw po kasi ako nakakatulong sa gawain bahay. Nahihirapan na din po ako i-manage yung time ko kasi kapatid po ako na kailangan kong alagaan. Paano ba kasi, ma'am? Mas mahihirapan po tayo kung itutuloy pa po natin to. Minsan, magulo sa bahay. Maingay! Hindi rin may iwasan yung utusan ka ng magulang mo. Hindi rin naman po kasi lahat na ikipag-cooperate eh. Nung iba po naghihintay na lang ng final na gawain. Guys, wag. Mag-isip tayo ng solusyon. Sige, Natalie. Tulungan mo ako maayos ang problema natin. Bigyan mo kami ng solusyon para maituloy natin ito. Kapag wala, huwag na natin ituloy.
Ma'am? We are running out of time, so Nat, bukas will be our final meeting kung itutuloy natin ito. O hindi. Sige po, ma'am. Bye, class. Tomorrow, mag-meet ulit tayo. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you po. Bye-bye po. Thank you po. Ano ba itong pinasok ko? Bakit parang ako lang may gusto? Ma'am. O bakit? Ay, kasi ma'am. Tama lang ang ginawa mo, Natalie. Nagpakita ka ng kalakasan, ng disposisyon at di ka na tinag sa iyong mga kaklase. Sasabi ko na malayong iyong mararating sa buhay. Ipagpatuloy mo lang ang pagiging positibo sa lahat ng aspeto at feeling ko magtatagumpay ka sa buhay. Isa kang ehemplo na dapat tularan ng iyong mga kaklase. Marirealize din nila na tama ka. Salamat po, ma'am. Oh, basta huwag kang susuko at suportado naman kita sa iyong desisyon. O sige na, magpahinga ka na. Kita tayo bukas sa online class. Maraming salamat po talaga, ma'am. Hello, na. Kumusta? Okay lang po, ma. Kayo po ni Papa. Okay naman kami ng Papa mo. Kailangan lang namin tapusin ang 14 days quarantine. Buti naman po. May problema ka ba, Nak? Medyo gumaan na po yung pakiramdam ko nung sinabi mo pong okay kay ni Papa. Pero ma, nag-pressure po kasi ako para sa recital eh. Bakit? Anong problema? Kasi ma, yung mga classmates ko po, i-give up na po nila yung recital. Pero ako po nanghihinayang kaya sinabi ko na okay naman. Eh kaso ngayon, ako na po yung pinag-iisip nila ng paraan kung paano po namin maisasagawa yun. Anak, kaya mo yan. Huminga ka. Pumikit, tapos dumilat mo. Makikita mo ang kasagutan. Makakaisip ka ng paraan kung paano yung masasagawa ang recital nyo. Ikaw ba, Nak? Bakit mo naiisip na kaya naman isagawa ang recital? Kasi alam ko po na passionate kami. Mahal namin yung arts. Magagamit po namin yun para makapagpamulat. Eh kaso parang ako na lang po ating naniniwala sa kakayahan namin eh. Diyan mo hugutin ang paraan. Sumubay ka sa agos ng panahon at makakarating ka sa iyong patutunguhan. Naniniwala ako sa iyo na naalala mo ba na kung gumawa kayo ng kuya mo ng bangkang papel? Yes, ma. Yung nag-racing po kami na kuya ng papel sa kanal? Tignan mo, Nak. Yung papel, alam niyo nang masisira kapag nabasa. Pero sinubukan niyo pa rin. Kahit alam niyong may chance na masira ang bangka niya dahil sa tubig, pinaagos niyo pa rin. Napaabot niyo ito hanggang finish lang. Diba dahil pinaagos niyo na hindi niyo inaalis? At kapag hindi umanda, ay tinutulak niyo. Nakaabot ito hanggang dulo. Konting tulak na lang. Sasabay mo sa agos. Malalim naman yan, ma. Pero tama po kayo. Sige na. Tatawagan ko rin mo yung mga kapatid mo, ha? Mag-ingat kayo dyan. Sige po, ma. Salamat po. Sumabay sa agos.
alam ko na. Sa pag-agos hanggang sa pagdating ng bukang liwayway.